Pamuna. Grabe. Nako, masamang balita ho mga kababayan. Grabe, ang bilis ho ng paglaganap ng apoy rito sa isa sa mga informal settlers sa area dito sa may Barangay Tatalon, Quezon City. Grabe. 114 yan, di ba? Ayan o. At kabi-kabila yung mga fire hose ng mga bombero, pero wala sa ganitong klase ng mga light, very very light materials, eh talagang imposible yung puwersa rito ng tubig. Dapat rito ang buhusan dito yung mga bahay na hindi pa nadadali ng apoy. Dahil oras ng madilaan, wala na o, tingnan nyo. Grabe, ang layo ko na sa kanila, pero kitang ano, ramdam ko yung init dito sa pwesto. Okay, paki ano po, paki share naman po ng ating video. Pusuan niyo po para mai-recommend ito ng Facebook. Okay, ang pagpuso, it doesn't mean na pabor kayo sa nangyayari. Bagkus, pabor po kayo sa video natin para po i-recommend ito at i-share ng Facebook mismo sa marami. At magsilbi po itong awareness, gaano po katerrible ang sunog. Oh. Dito sa lugar ngayon, parang umuulan ng malakas dito, pero ang totoo, yan ay ano, yung kabi-kabila na pagbuga ng tubig ng bombero. Ito ho ay sakop po ito ng aming barangay. Kaya si JNK kanina ay kanina pa ho naka-online. Grabe, hawak ko tong upuan. Ang init. So, tiis ganda tayo. Lalapit tayo rito. Kasama ng mga bumbero. Grabe, ang init. Ramdam sana sa mukha. Kita nyo gano'ng kainit ha. Saglit pa lamang po nangyayari yung sunog. Pero tignan nyo naman yung dahon ng gabi. Nanguluntoy na kaagad. Eto o. Dito mismo sa pwesto ko napakainit. Katunayan yung gulong. Ang layo. Siguro may mga 20 hakbang ito. Ako rito ho banda gumagapag na rin yung apoy. Ayan. Yung mga bahay nyo na hindi pa naaabot, yun ang basahin nyo na. Ayun o, yung mga manok o, kawawa sa init yan. Grabe o. Kailangan natin kumuha ng karton at talagang init, no? Init saka yung ulan, no? Parang ulan dito talaga. Kasi nga yung mga mula sa labas binag-sprinkle ng tubig. Grabe oh. Merong nasugatan. Paano ang pinagsimulan yan? Hindi paano, no? Biglaan eh. Puta. Rito ho ito sa Barangay Tatalon. Ito, bandang kanto ito ng G. Araneta Avenue, E. Rodriguez Avenue. Kung papunta ho kayo ng St. Luke's, ito mula sa Espanya, Manila. So paharap kayo ng Cubao. Nandito po ito sa may kaliwa.
Ayun, turi-turi, nagbubuga rin sila. Kailangan talaga. Nasaan si Re, si ano kagawad Rene Boy? Nasaan kami sa kabila. Sa kabila kayo? Sa Beton. Itas! Kaya ang ngayon mo tuloy, baka sa nakalagay ko dito. Ah, grabe. Ang ano, habi sa mata. Ayan, oh, may pumuputok-putok pa. So yun ho nga nakikita ninyo, kung napapansin ninyo rito yung ula, yung sumisirit ng mga puti, yan po ay tubig. Galing naman po sa mga bumubuga sa side po ng G. Araneta Avenue. Grabe, dama-dama rito yung init, oh. Pero so far sa ngayon dito sa area na to, hindi na dito sa kinapupwestuhan ko, hindi naramdam dito ang init. Ang sana lang manatiling ganito yung yung walang hangin para hindi po matrigger lalo. Ayan lang, nako, kakabanggit ko lang, yung hangin. Kawawa, so far meron na daw isang nasugatan sa paa, isang matanda. Yeah, malapit ito dun sa nasunugan. Actually, tatawirin mo lang yung G. Araneta Avenue. Doon lang, kabila lang, bali dalawang kanto, ay isang kanto lang. So naman ang kalaban ngayon, yung usok, sakit sa mata. Tignan nyo naman yung mga balde, oh. Oh. Halata nga, kanilang nagkakasiyahan pa yung mga nakaupo rito, bumabanat ng singkamas. Tapos ayan, nataranta na, napatakbo na, gawa ng sunog. At ayan po yung mga kabarangay namin, yung iba mga residente rito, manasalubong natin kanina na umiiyak. Isipin mo nga naman pahinga sana ngayon, Biyernes Santo, kaya lang, bigla namang ganito. Ganito rito sa barangay namin, pagka oras na nagkasunog, talagang nako, sa insimot. Wawa naman sila. I guess a few years ago nagkaroon din ng sumalakihang sunog dito. Ayan na, yung makapalong usok ko sana gumawi rito. Nako, mukhang si ate tagarian sa may looban. Grabe yung mga naiitinabi nilang lagayan ng damit, oh. Nagkanda yupi-yupi. Kainit. Ayun, mabuti hindi na makakatawid yung apoy na to. Dahil na corner na ron sa may kabilang banda. At salamat naman at mabilis po yung pag-respond din ng mga bumbero. Jump ako talaga kagad. Ngayon, ito yung may mga oxygen. Ito po yung mga naka-reserve. Ang ginagawa nito, nakita ko nung nakaraan, sila yung mga sumusuot sa loob para sila yung mga nasa finishing. Oh. Papasukin nila isa-isa yan and then bubugahan nila ng tubig para masiguro talaga na ma-fire out nila. Pag iniwan nila, hindi na mag-i-spark uli ang sunog. Isa bata pa, oh. Yan, may mga pumuputok po. Kanina maraming malalakas yung mga LPG tanks. Ayan, pifinish na nila. Marami ang init nito na hinahawakan ko. Sa may bandang likuran ko.
yung ating pinakapayong. Dahil eh, parang umuulan rito kanina. Malayo naman po ito sa Petron actually. Pero rito ho sa may left side nito, may isa pang Petron. Di ba, dalawa ang Petron dito. Yung isa yung nakaharap sa may Pure Gold. Tapos itong isa naman ay nakaharap sa Petron din mismo. Ayan na. Niloloob na. Pinapasok na nila isa-isa. Ayun, oh, gumuho. Oh, yan ang nakakatakot. Zero visibility na kami rito, grabe. Ito, may makulit na apoy rito sa loob eh. May bintana. Ayun, merong apoy rin sa may itaas. Napakabilis lang yung sunog dahil mga light materials ito. Ayun, ito yung nakakatakot na gumuho. Lalo na yung usok. Ito, kable ng kuryente, pero wala naman na. Wala na ang ano to. Wala na itong wear pa. Sabi natin. Ayun, oh. Ayun, ako, maraming salamat sa mabilis na pag-responde ng mga bumbero. Grabe. Alam nyo, sa sobrang light material dito, imposible na may matitirang mga ganyang structures. Pero tignan nyo naman, may natitira kahit papano. Dahil sobrang dami nila at ang bilis. Ayan, no? Ikot ko lang kayo, ha? Sa pali, dito ang itsura ng lugar. Mamaya susubukan nating sumuot kapag pwede nang pagka-passable na, pag yung sila mismo pumapasok na rin. Ito naman, kable ng kuryente rin. Oh no, nandito yung usok. Ah. Oh no. Ah, grabe. Fire extinguisher. Yan na yung dedication nila. Kadal yan.
Ayun, so tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga bombero. Grabe, ilang linggo pa lang nakakalipas, parang wala pa hong isang buwan yung nakaraang sunog sa kabilang kali eh. Yung sunog nung gabi, malakihan rin yun. At matagal yung sunog na yun dahil solid po yung lugar eh, walang halos yung mga lulusutan. Aga daadan lang ang bungad, pero rito ngayon, oh, awa ng Diyos. Kasi ang lusutan rito sa may Rodriguez, G. Araneta Avenue, kaya mga building rito, tsaka rito sa may Victory Avenue dito banda, tapos ito cluster naman yan, mga NHA awardees naman yan. Ay ko. Shit. May lumipat na ano? May lumipat na ganito. Tumama sa ulo ko. Sakit ah. Di naman, oy. Nako. Ito mga kalapati. Grabe yung ano, yung patungan ng kaldero. Lumipad eh. Tinumahaan ng tubig ng bombero, lumipad, tumama sa ulo ko. Akala ko eh, sanga o ano. May ano ba? May casualty? Bukod sa'yo na ano yung paanong matanda? Oo nga eh. Ay nako, sana naman. Yung mayaw ko? Saan po siya banda? Diyan sa may ano. Nako, sana naman nakalabas. Wawa naman sila, balik simula na naman. Grabe, kailangan talaga may helmet ka rito. Nagulat ako sa lumipad, buti hindi ganun kasolid yung patungan ng kaldero pagka nagluluto ka na sa LPG. O baka sadyang matigas lang yung ulo ko. Actually, malapit po ito sa lugar namin. Barangay po namin ito. Taga rito po ako sa barangay na to. O, ito, taong barangay Kumana. Namin ito. Labas na muna ako. Ito pa, o. Okay niyan. Ito rin yung namin ito. Ito yung mga paninda. Kuya, dapat ka na asa ng vendors. Sabi ko na lang siya.
Ay, yung mga ano. Ayan, usok ka na naman. Layo tayo, layo. Kasi yung mga tao ng barangay, yung mga bombero, narito rin. Good job. Shoutout sa pamunuan ng barangay Tatalon, sa fire department, and then sa aming kagawad na palaging naririto kung saan kung kailan merong laging mga ganitong mga disaster talaga, hindi talaga umawala yan. Si Rene Boy Santos. Ito po ay ano, Lai, ito ang barangay Tatalon. No, ito yung makikita niyo to sa may kanto ng E. Rodriguez Avenue at saka ng malapit sa E. Rodriguez pero kanto ito ng G. Araneta Avenue, E. Rodriguez. Tapos bali pinagigitnaan ito actually ng Victory Avenue. Papasok ng Villa España 2, Villa España 1. Yung Villa España ng mayayaman. Dalawa kasi yun eh. Ayan na, mukhang wala na, mukhang fire out na. Usok na puti na lang. Grabe yung mga ano, balde. Mga tinangka nilang ipangbuhos. Ako, may mga pumuputok pa sa loob ah. Uy, mild red. Dahil dyan rin ako nag-aral. Pareho tayo ng eskwelahan ng elementary. No, Tatalon Elementary School. Eh ngayon, wala na yung eskwela. Yung pangalan ang nawala. Dahil pinolitika. Oh, batch 1992. Ako naman batch na 1992, 93 yan naman yung time na ano graduation ko ng high school sa Manuel Rojas sa Scotchitoco, Barangay Rojas ata yon, no, paligsahan. Dito ka pala nagdalaga. Grabe, sakit ng bata. Pero labunan, sakit. Ayaw tumigil naman yun. Wala yata radyo. Ah,
Kapasukin pa yan ano sa loob. Hindi nga mapapasok siya dahil natitigas ng ulo na sa nataas. Kaya. Delikado pag minasa ibaba, mamaya mabugahan lang sa ibaba, bumagsak. Kanina ka may lumipad na tinamaan nilang ano ng kaldero eh. Ay yung ano, patungan pag nagluluto. Tumama sa ulo ko pag bagsak eh. Ayan yung nasa may paanan nila, ayan o. Oh. Yan yung naapakan niya. Yan yung tumama sa may bandang batok ko kanina. Nung nandito ako nakapwesto. Akala ko eh, tumatabi ko para iwasan ko yung usok. Biglang may kumalabog sa may bandang batok ko sa kanan. Ayun pala. Ayan o, oh. Abot-abot ang pasalamat ng mga kabarangay natin sa mga bumbero. Kasi napakaagap naman talaga nang ginawa nilang pag-responde. Ayan, shoutout po sa kanila, Kirino. Ayan, pantang galing tong mga to. Talagang ganun dito sa atin eh. Kailan lang eh, doon sa kabila. Tatlong bisis ako. Oo nga eh. Alam ko, taga rito ako eh. Taga barangay ako. Salamat. Kaya ka lang ako, masalamat ako. Ayan nga eh. Saan banda sa'yo? Saan banda ka rito? Ayan, pakalabay. Naku, dali. Oo, sa likod lang nitong kanya. Kaya pala naiiyak si kuya. Ito lang ngayon, kanina mukhang masaya pa yung mga nakaupo rito. Bumabanat ng singkamas eh. Oh. Yan, may asin pa. Asin pa. Tapos eh, biglang ginulantang ng ano, ng sunog. Di ba, hello. At least walang na ano sa pamilya, nasaktan. Naranasan rin namin ng ganito noong 2014. Sa looban pa ng bahay ni Kuya. Ito na naman yung usok, dito na naman gumawi. Grabe. Okay, so labas naman tayo. Tingnan natin yung situation doon sa labas. Kaya sila nakaupo kasi yung usok nga pala nasa bandang itaas. Ito. Yung aking kasamang yung partner kong si Pink nawala. Grabe. Ayun, dito kami dati nagdadaos ng ano, Bible study dito sa court na to. Ito yung transmission line ng Napocor. So, excuse. Nako. Grabe. Ano yan, boss? Dito lang nalusos ako sa init? Ah, doon banda siya? O, diba? Ano pa lang ito, ha? Baha na rito. Sementado yan, eh.
Baha na rito kaagad, mga tubig pa lang ng bombero yan. Kasi ito ho actually, catch basin talaga rito, mababa ito. Sa may likuran nito, meron niyang ilog. Yung San Miguel River. Yan. Kaya normal dito sa kanila yan, parang malabon o parang nga nabotas. Oh, kawawa talaga. Mainam pa nga yung manakawan ka kung alin lang yung kayang bitbitin. Pero pagkasunog, kagaya kami nun. Lahat, hindi lang yung mga mahahalaga. Kung hindi ho yung talagang mga damay, pati yung mga merong sentimental value sa inyo, dala rin. Grabe. Diba? So, now you understand bakit dito sa kanto ng G. Araneta Avenue y Rodriguez, kapag konting ulan, bumabaha. Kasi bahagi ito ng ilog. Catch basin ito. Okay, doon na tayo sa kabila. Punta naman tayo ng mismo, ng gilid ng G. Araneta Avenue. No, lulusot ulit tayo sa dinaanan natin papasok. Ito lang yung mga bit na lusaw kasi yung box. Nalusaw yung box sa init. Ay. Maswerte yung mga hindi na hinahanapin ang puta na doon lang. Sunog ang bahay. Ay, diyan lahat. Buti na lang hindi kayo doon. Baka may nakalilutang pa. Sila Victor ata, baka sila Carlo. Bakit sa gaganon? Ano nila kagad yung sinahan nila? Ako, mukhang ang dahilan ito, pagluluto. Na nakakaligtaan. Nadaan na natin, may nagkukwentuhan. Sana, inaano nila agad yung pagsasaing nila. Ako. Parang yung nangyari ho sa amin noong 2014 sa ganitong lugar doon sa likod. Ano naman yun, pagluluto rin, nasadyang pinabayaan dahil magbibingo. Ayun, nabingo kami lahat. Ayun, so yung mga hindi nasunog ang bahay, balik gamit na. Hindi mabuti, hindi nakatawid, no? Ayun, rito yung lugar ng mga mayayaman. Yan ang subdivision. Mamikaya. Noon, pero ilang taon na rin ang nakalipas, dito sa side na ito, nangyari rin yung malaking sunog. Ito talagang ubus. Hanggang loob-looban yan. Kasi kung susuotin mo yan, talagang lahat ay mga light materials. Noong araw, namamalingki kami ng nanay ko rito. Dito yung tinatawag namin. May nakakaalam niya. May nakakaalam niya sa inyo. Ang tawag sa lugar na to dati, Talipapa. Ito si Pink. Kamusta? Hindi ka nasunog? Nakita mo si JNK? Si Jaron. Oh, tara po tayo ng Petron. Nakita mo? Tsaka si Tokoy. Koy's TV. Hindi kayo nadali? Nadali ba kayo? Shit, banta sa may looban kayo? Oo. Pero wala namang nasaktan. Oo. Buntis pa si ate. Kalahati. Hindi naman lahat. Yun ang problema. Kasi yung paglilinis. Parang yung sabi ng 2014,
Yung harapan, hindi na dali. Tuwa pa ako. Naku, pagpasok ng bahay. Doon kami nahirap pag-ladies. Pero wala namang nasaktan, ano? Ano ba pinagmulan daw? Sinaing nga naman. Hindi ko alam eh. Kasi nung kami, mga alas 10 lang, ayun, ano no, alas 12? Alas 12 lang, katapos lang po namin kumain. Grabe oh, katatapos mo lang kumain, magpapahinga ka, biglang eto na. Sige, thank you ha. Ay, nako. Oh, diba, ang dami mga pumbero. Hindi ka siya. Uy, ngayon ako nakakita ng mga bombero. Uy, yung mga lady firefighters natin. Shoutout sa inyo. Mga lady firefighters. Excuse me. Oh my God. Kaya tagtagi tayo. Oops. Nako, yung bike. Okay yung may mga mailigtas kang gamit na importante. Diba? Kasi pwede kang lumipat ng bahay. Ang mahirap yung gaya sa amin noon. Talagang walang natira. Dahil nataranta. No? Nagtakmuhan agad sila. Diba, ali, meron namang shelter doon sa barangay. Meron kaming ano eh, ipinatayo ni Congressman Bong Suntay, nung siya pa yung congressman, na para sa mga ganitong, sa mga temporary shelter pag may mga hindi magagandang nangyari. So ito yung kabilang side. Yung ayan oh. Ayan, so mainam, hindi na nakatawid rito kasi naagapan dito sa harapan. So sila yung mga bomberong bumabakbak kanina ron na yung pumuputi yung usok. Ito yung Petron. Ayun, narito si Kagawa Drene Boy Santos. Kagawa! Oy! Johnny the Butler! I'm like the famous brother! Nakalukot! Oh, si Kuya Cap! Diyan rin! Ay! Ito yung agawat namin rito sa barangay na kahit anong mga ganitong pangyayari, mapabaha, mapabagyo, no, pang tubig, pang sunog, laging present to si Kagawad Rene Boy Santos, kaya laging nangunguna to eh. Kagawad, ano plano ngayon sa mga... Idol! Uy! Sir! Ito, panibagong ano na naman. Ilang linggo pa lang lumipas yung doon sa kabila? Oo, isang buwan. Wala ka sa buwan. Oo, isang buwan. Problema ito, may bago na naman tayo. Mahal na araw, Biyernes Santo. Nagsimula sa likod nitong gasolinahan. So, napakabilis yung pangyayari. Mabilis kumalat. Kaya, hindi natin alam kung bakit ganun ka katulin yung pag... Ano daw ang pinagmulan? Pinag-aaralan pa ngayon na... Narinig ko sa loob, may kinalaman na naman sa sinaing. Pwede ho, isa yun sa angulo. Pwede rin nasunog ng kalakal. Pwede rin depende, eh. Depende kasi diba? Marami. Pero yung village, hindi ganun eh. Oo. Yan na... So paano to? Saan sila ngayon? Saan sila ang ano nila? Yung mga... Kanina, nagpag-ugnayan tayo sa tagapan ng ating mayor. Kay Vicinico, kay si Sara, kay Mayor Joy Belmonte na pakiusapan muli yung paralan para pansamantalang manuluyan yung ating mga bakwit na naapektado nitong sunog.
Papasalamat na tayo, hindi nagtuloy-tuloy. Kaya nga kasi eh. Kung nagtuloy-tuloy yan, baka napakarami. Oh. Ilan daang pamilya na naman na mawawala ng tirahan. So, papasalamat tayo. Nandiyan yung ating BP, ating social agay na mayroong mga unit, ating Kuya Caprino, lahat po ng mga volunteers na nandito dito. Alam na nila pagtatalon na mga critical. Kaya nga nagulat ako kanina, ang bilis ng pagdating nila. Oo. Ang bilis. Kaya kahit, ayun nga, ganun pa man, nakita nyo, mabilis ang dating, pero ang apoy. Ang bilis din. Ang bilis din kumalat. Buti sa gitna na nasupress. Oo, ayan po. Ngayon, siguro, pinaalam na rin sa ating puno barangay, Kapitan Lobo, yung sitwasyon. Hmm. Dahil nandito rin naman yung iba nating volunteer na nasa hanay ng tatalon. Yung mga coordinator niya na nagbibigay ng info at feedback para matulungan ang mga residente rin sa atin. Pansamantala, pinapakiusapan ngayon ng tanggapan ng ating Punong Luzon Mayor Joy Belmonte, ang ating principal, Sir Eliseo Manaay ng Diosdado. Dahil dyan lang ho talaga tayo, yan lang ang pwede natin puntahan pag maraming mga residente ang nagiging apekto ng kalamidad o sakuna. Yung evacuation area natin, ano nangyari? Bakit hindi nagagamit? Yung evacuation area po natin, kasalukuyang ginagawa ho ng ano, yung ating Sunday Hall, yung port. Mm-hmm. Nandiyan po sa police. Eh, nawala ho kuryente. Sira ang wiring, no? Nasunog. Pero malapit na umayari. Kaya lang, doon ho tayo lilipat ang barangay hall dahil gagawin eh, ipapa, diba? Oo. Ipapa-demolish na yung luma at tatayuan ng bago. Oh, yun. So far, yun lang. Maraming salamat. Oh. Maasahan ka talaga. Oh, sigaw mo kayo si Konse Hal Egay. Matulungan tayo nila, ano, Pangulong BPM, BP Inday Sara, gaya nung nakaraang sunog. Oo. Oh. Tumulong po sila, Senator Bongo. Nadyan, hindi. Hindi mo nga wala. Tumulong ang Agima, tumulong ang AXIS, tumulong ating mga congressman, mga konsulat natin dito. Kahit to si, ano, sila... Aimee. Oo. Si Senadora Aimee. Siyang isa sa unang nag-confirm dito ng pag-abot ng tulong. No? Si, ano rin, si Senator Robin, tumulong din Robin. Siya. Pero sa mga senior, tinulungan niya. Ayan o. Thank you sa lahat ng tutulong, pati sa DSWD, SSDD. Alright. Pangunan ni sa CPSSDD kay Ate Wing Makataw. Okay, thank you, thank you. Thank you. Alright, so hanapin naman po natin yung isang kasama nating vlogger, si JNK. Uy! Nandun sila sa may Petron. Grabe, pasambasa ako ron. Pala mo, inulan. Ayan, silipin natin yung ano, ginagawa nila dito. So, meron po, I think, taga-media rito. Mga taga-katol. Katol, no, Pink? Katol nga, katol. Ayan, no? Oh, from GMA News. Ay, grabe, oh. Ayun. So, kanina, naandun tayo. Diyan sa kabila. Na yan, 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 yan. Diyan mismo. Ingat yan, Pink, ha, sa mga wire. Ayun. Grabing init, oh. Ay, nakabota naman sila. Hindi, yung mga tao pa. Oo, oh, yun lang. Hindi ng mga paal. Kaya nga eh. Kanina pa gusto magsipasok eh. Oo. Pamamaya nila ano yung muna dyan. Malinitan oo. Nila. Yung ikipin nila yung mga yung iba kasi kalakal lang inunan nila. Baka maanakawan ng kalakal. Mga korente dyan. Alto na yan. Ano kaya pinagsimulan? Grabe. Kaya, yan, malaki daw. Kaya nga eh. Nariyan ako kanina sa baba mismo eh. Ano dyan kayo? Oo. Init. Grabe.
Ayan, no? So pinifinish na nila. So yan yung side na mayroong manok sa gilid. Tapos yung dito yung may tindahan. Grabe, bagsak ko. Tingnan nyo, pati itong malunggay. Oh, nako. Ito yung likod naman ng Petron. Oh, yung CCTV, oh. Tingnan nyo, apektado, lusaw. Ay, grabe. Mabuti na nga lang at hindi ho tumawid dito tsaka doon sa may kabila. Dito, inabot. Grabe. Dito rin pala, Pink, kinahabot sa kaliwa. Saan dito sila kayo? Ha? Eh, ayon sa mga Marites na nadaanan ko eh, related na naman sa pagsasaing. Patay ka dyan. Kakalakakalam ito eh. Yan, may itawan sa loob. Ayun. Isipin nyo itong mga nakikita ninyong bahay na yan. Lahat ho yan, dinanas na rin nila rin yan na sunog. Wala rin itong nakatirang di pa nakaranas. At ito yung sa tapat. Taga dyan naman ho si JNK. Ayun, hindi ko nga alam na may ganito pala structures dito eh. Mga bayan dyan. Inaabot sila. Ito oh, yung sinilip natin kanina. Ayan, shoutout sa balik-balik Fire Rescue Brigade. Oh, di ba? Abot-abot yung pasalamat ng mga tao sa mga bumbero. Ito, Banawe. Ayan, ito yung kay Ega Yap, kay Gonsihan. Alright, so one by one, kailangan na nilang mag-exit. Dito ho si ano, JNK sa looban nito. Oh. Diba, grabe? Kabi-kabilaan, nakasunog na rin dito dati. Ayun, oh, hanggang doon sa kabila ng ito yung G. Araneta Avenue. Yan naman ang ano, E. Rodriguez, yun ang pure gold. Ito yung Petron. Diba? Ate kami sa Petron, dalawa Petron namin. Ayan, so fire out na at ang mga bombero isa-isa na naglalabasan. Dito rin yung nakunan dati ni Robert na baha. Ngayon yung mga truck, mabilis yung andar. Tapos pinagbabato sila ng mga residente. Kasi nga naman, tignan nyo, aalo ng malakas. Parang wala tsunami. Di ba masisira yung mga bahayan? Na
Nag-warning naman sila na magbibilisan. Pero, matigas ang ulo. Yun. Pero yung mga mababait na mga hindi mabilis magpatakbo, yung hindi na talaga nananadya, hindi naman nila din ito. Alright. Ano to? MS Tiger. And shout out. So yung nakaraan pong sunog naman, mag-iisang buwan pa lamang nakalipas, dito naman po yun. Yan. So yung nakikita ninyo dyan na meron 10. Kunting kembot pa, kakanan ka, yun na yung pinag... Doon naman yung sunog nung nakaraan. Dito na sila nag-ipon-ipon ngayon, no? Nadamay kayo? Hindi nakasaksi. Ano bang pinagmulan? Padaan lang po ako, usok siya. Tapos kayo, sabi ko, ala, may apoy, may sunog. At tawag na ako dito. Wala pang 5 minutes, boss. Ang bilis, ano? Ang bilis po. Nagbablog ka na pala. Hoy! Biro milagdaan. Ay, grabe. Ganon. Ganon. Thank you, thank you. Grabe. Kasama namin sa barangay. Ayan. Hindi kayo natali. Sabungad ka eh, di ba? Grabe, ang bilis. Yung aso. Alright, so mga kababayan, nung iniwan natin, saka nung sinilip natin dyan sa likod ng Petron, pinasok na nila, no, yung mga bahay, yung mga nagkakalakal, sinimulan na rin na iligpit yung mga yero. Ganyan naman rito eh. Tapos yan, bukas yan, magsisimula na sila magtayo ng bahay. Grabe. Pero again, salamat naman sa Diyos at hindi po naman tumawid rito sa harapan at hindi tumawid pa sa looban. So kumbaga isang maikling area lamang ang inabot. Pero maraming pamilya nang affected. Grabe tanghali, no? Kainan. Tapos biglang ganito makikita mo, biglang sunog. In 5 minutes, sabi ng babae, nadaanan niya, usok pa lang. In 5 minutes, ang laki na. Ako ito. Grabe, haggard. Ayan, alin ako dito? Ako yung nakita nyo kanina. Hindi naman kami malayo ang bahay ko rito. Siguro may mga kalahating kilometro po ang layo ko. Madali lang kami nakarating ni Pink nung makita ako naka-live si JNK kasi matutulog sana ako. So sabi ko ako, idlip muna dahil may event pa mamayang gabi. Galing kaming Antipolo, Puyatan. Ako, eto na. Nakita ko sa bintana, may makapal, pakapal lang pakapal na usok. Pagkatapos nun, akyat nung anak ko sa third floor, malaki yung apoy na. Pagdungaw ko malaki, pinicturean ko, isisend ko kay JNK, makita ko naka-live rito, lumarga na kami kaagad. Kasi nakita ko yung Petron na nahahagip ng camera niya kanina. Plus yung bombero na naghahanda ng kanyang mga host. Siguro, in just like 5 minutes, nakarating kami rito ni Pink. Ang dami na agad bombero. Kaya maraming salamat uli on behalf of my barangay sa mga bombero, sa mga fire volunteers.
at naagapan na yung expected na pagkalat ng apoy. Hindi ako naka-helmet eh. Yun ang mali ko, iniwan ko yung helmet ko sa motor. Eh kanina merong kalan na tinamaan ng tubig ng bombero. Lumipad ngayon yung kinakita ko sa inyo kanina. Lumipad. Nako, tinamaan ako sa ulo. Buti na lang pumagang. Yung pinapatungan ng kaldero pag magluto. Tinamaan ng hose nila, yung nandito bumubuga. Bumagsak sa ulo ko. Grabe, kaya kailangan talaga naka-helmet, no? O may hard hat pag pumunta sa ganito. So, lesson learned. Hindi ko kasi akalain na may ganun eh. Pero ang ano naman sa akin ay nakapasok ako sa kaloob-looban. Na-feel ko rin yung ano bang ginagawa, ano bang trabaho ng mga bumbero. Yun. Alright, so buyers muna tayo mga kababayan. Total, fire out naman na rin. At na-interview na natin si Kagawad Rene Boy Santos. At ang muli po, kung may mga taga rito na makakapanood, ang inyong pong location para po pansamantala ay doon uli sa nakaraan, yung elementary school or yung Diosdado Elementary School na dating Tatalon Elementary School. So doon po yung temporary evacuation ulit. Yun. And good luck and then good job doon sa mga bumbero natin. And congrats naman doon sa mga hindi nadamay bahay. Kawawa naman, nangangalakan. Nalalasahan ko pa yung usok. Alright, so thank you so much. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Para pareho lang yun ah. Alright, paki-share po, no? Paki-pusuan at paki-share po ng ating live today. Yan po ang update natin dito sa bigla ang sunog. Wala namang sunog na expected. Dito sa barangay Tatalon, Quezon City. Ako po muli ang inyong banglingkod, Johnny DeBagger or Kuya JDB.